Hello guys, this is Pinoy Homestead. Meron tayo dito i-update. Nagtanim tayo ng buto ng kakao dito sa under the tree ng kakao. Yan, tinan natin na marami ng mga nagsumibol at ngayon malalaki na. Kasi almost mga 2 months na yung tinanim natin dito yung mga buto. Yan, ito yung pinakapuno. Ngayon, may mga bunga pa siya na susunod na hihinog at may mga paparating na mga maliliit pa. Ngayon guys, ito yung tinanim natin dito. Yan. Ito na yun. Sumibol na siya. Yan. Halos mga 3 inch or 5 inch na yung height ng mga seedlings dito. Yan siya. Parang na kakita tayo ng idea na kung doon pa tayo sa ating tahanan na mag-germinate, eh, pwede naman dito sa ilalim ng puno ng kakao. Yan. At least timing lang dapat, hindi yung summer, kailangan itanim mo siya yung panahon ng tagulan. Yan, hindi ko muna siya ito transplant, mga homestead. Hintayin natin mga 3 months na lumaki dito. Tsaka natin siya i-separate. Siguro mga May, yan. Or mga January, February, March, April, yan. April natin dito itatanim itong ating mga kakao seedlings. Kaya ko pala ito naisip, naalala ko yung aking kaibigan na may farm din, maraming tanim ng kakao. Ginagawa nila, doon na lang sa field nila pinapasibol yung buto ng kakao. Hindi na lang nila nililinis, yun na yung mismo. Kumbaga, kung sino lang ang tutubo, yun na lang. Mas mabilis, diba? Kaya naalala ko yung sinabi ng kanyang ama na yun yung technique, pagpaparami ng kakao nila doon sa farm. Yung alang hindi siya grafted. Katulad nito, seeded lang siya. Yan. Yan, ito lang yung na-share ko guys. Isa mga pagpaparami ng kakao, dito lang sa field. Dito lang sa habitat niya. Kaysa itanim pa natin sa seedling tray, pwede naman dito. Yan. Pero take note na meron akong batch na ng kakao na generate ko dun sa aking apartment. Dadaling ko rin dito. Yan. Kasi sayang, kasi nagdala ako dun ng mga dalawang cacao pods. Yan, siyempre nagpaparami pa tayo guys, hindi pa tayo pwedeng gumawa ng tsokolate or tableya. Yan, hindi pa tayo makapagbenta ng ganung karami. Nasa stage pa tayo ng pagpaparami ng puno ng kakao. Yan, hinayaan ko yung mga dahon na malaglag. Yan, hindi ko na siya inano, at least mulching. Pero ang banda ron, madamo. Yan. As usual, magpapadamo ulit tayo dito. Kailangan pa rin na maintenance. Ito sa ating Pinoy Homestead Farm. Yun ang kagandaan dito, mga ka-homestead, yung ating kakao ay tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy yung pagbubunga niya. Kaya napansin ko parang walang season. Basta't kakayanin na niya magbunga at pagbubunga pa rin siya. Tsaka tuloy-tuloy lang yung pamumulaklak ng mga puno rito ng kakao. Yan, at least guys,
Meron tayong napakita ditong panibagong technique. Yan. Ito yung parang pinaka nursery area natin. Yan, under canopy ng cacao tree. Yan. Yung nga lang kumpul-kumpul siya. Hindi ko masyadong na spread, na ikalat yung buto. Yan. As mamimili lang tayo ng magandang klase ng cacao na mabilis lumaki. Meron tayong mga natanim doon na ang babagal. Ayan guys, hanggang dito na lang ang ating vlogs. Yan, sa mga bago pa lang, mag-subscribe na. Kaya don't forget, like, share, and subscribe. Bye!